Kinonfirm na rin ni Secretary Abalos. Pero, sir, pwede nyo ba may paliwanag yung mga nangyari kanina, like 1 PM, na napakaraming polis ang pumasok sa loob ng compound? Well, kanina, we have our plans. After the Senate investigation, nagkaroon tayo ng magandang mga pagbabasyahan ng panibagong trabaho. Well, I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in QOJC. Pasensya na po kayo. Talagang ito ay trabaho lamang. Ako ay nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon at wala tayong mga seryosong sakita na irreversible. So I do hope na in the future naman ay magkaintindihan na ulit tayo. Sir, are you ready na for the strings of cases na ipapalo daw sa inyo? Okay lang. It's part of the job. Medyo yun ang isang next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede po paulit. Paano nahuli? Tapos kami ng mga otoridad si Apollo. Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito na ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong. Why can't you just talk instead of just printing it? Kanina, nung wala pa kayo, ay may aeroplano nga nung dumating ng Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating? Dumating sa Davao. Sa Tog 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles of convoy. Yeah, may convoy na nakita, sabi nyo, di ba? Tapos it was led by our Abseyo 11. Pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kipuloy. I really did not know the details. Pakitanong nyo na lang ko si SIRG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders nung dito sa Davao. Ano po pakiramdam RD na natapos talaga? It's such a relief. Ay nako, matulog muna tayo. Makabawi na tulog bukas, flag raising pa. Okay, magpapasalamat sa akin mga tao bukas kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like kay... Well, for one, I would like to give thanks to my people. Pangalawa is mag-lay ako ng rest sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Sa loob ng kampong ito. Kaya... it's really a relief na masabi. Mga hindi alam ng mga tao yan. Pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampo na ito. And what are you going to do, RD, po, dun sa mga plano po ng kaso na i... Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema. Pero tuloy pa rin ang mission niya as PRO 11. I don't know. Depende. Nasa CPNP yan at saka kay SILG at saka sa presidente. Kung tuloy pa ba rin ako rito sa Region 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga-DOJC kay... Ako ay nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan sa mga taga-Davao, sa mga taga-KOJC. Hindi ko lang kung nasasabi, ding! Pakipahiram na ang cellphone. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga-Davao. Sa mga nagsasabing oh my goodness, i-airplane mode muna natin. Mamirit! Halika! May ipapakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga-Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Kita po. Diyan ho, sa Talomo yan. Okay. Yan. Nawala, sir. Nawala. Oh. Sa mga nagsasabi po na hindi ako taga-Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa mo dyan sa Talomo, ha? At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabi yan na hindi ako taga-Davao.
Tagadabo po akong liti mo. May bahay ako rito. So, bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagpupunta sa inyo, sino po ba yung mga umparang kasandigan nyo most of the time? Kasandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya dyan sa bantayag ng mga bayani dito sa loob ng kampo bukas magpahalay ako ng Bulaklak. Tatay ko yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, BC. Rodolfo Torre. Yeah. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, Tornito, na maging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torrio at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torrio. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role, and well, it turned out well. And hopefully, Ardino, kabali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mag-alagaan niya. Yeah, of course. And that's the very start naman. Okay. That's the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them? Wala. Si SLG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he's the first one and he's the fall person dyan sa surrender. Pero yung nabanggit nyo, sir, na hindi nyo ito ginawa itong ganitong operation, I don't like to take credit to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Minsan niyo po RD sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa ating OJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro na lahat ay napakahirap para sa misyon ito. Sana ay tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho nito at servisyo nito. And let's be proud that we did our job today. Mabal ko lang po, RD. Sinakay po daw sa CY. 30. Yeah, I think yun nga nangyari dahil andyan ang aeroplano. Sa Manila na yun. I think so, yeah. Yung C-130 po is nalito sa Davao na matahan kanina. Yeah, yeah. Congratulations.